nagdadaldal ako sa inyo, nakatingin ako sa inyo, bigla nang nasunog. Ay, hindi kasya, charot. Labas lang, hindi yung loob, grabe naman kayo. And now we come to the grand final, and it's over here. Hello mga kumari, welcome back again to my channel. Ngayon nagagawa naman tayo ng another recipe. Recipe na ito, isang kakanin ng mga Pilipino na hindi natin nawawala sa ating kapagkainan taglayo merong handaan. So, umpisa na natin, ipakita sa inyo kung gagawin kong suma na malagkit. Papakita ko sa inyo yung mga ingredients. Napakadali lang ito. Gagamit tayo ng gata sa ating pagluluto ng sumang malagkit. Siyempre, gata. Hindi natin ito maubos. Ginano ko lang to kasi may gagawin pa ako isang kakanin. Konting asin, asukal, bigas na malagkit. Gagamit din tayo ng dahon. Dito natin ibabalot yung ating suman. Before tayo mag-umpisa na mag-mix ng ating ingredients, kailangan muna natin unahin yung dahon. Kasi ilalalab natin ito sa apoy. Pero dito sa amin sa market, merong nabibili na naalab na. Pero hindi nga ako bumili para may pakita ko sa inyo kung paano gagawin. Inahin nyo yung apoy, tapos ialab nito. Unahin nyo yung pinakalikod niya. Itong likod niya na ito. Before nyo ialab, kailangan malinis na siya. Yung ibig ko sabihin yung nagunting nyo na yung mga dulo-dulo para isang diretsuhan lang. Tsaka huwag nyo nga alis lang pag kayo mag-aalab ng dahon ng saging kasi masisira. O, tingnan nyo, nagdadaldal ako sa inyo, nakatingin ako sa inyo, bigla nang nasunog. She's a Mona Lisa. Everyone's not... Yung inyong dahon, kailangan titignan na punasan nyo na muna siya, nagunting nyo na siya, malinis na bagay yung ano, para hindi na pabalik-balik yung trabaho natin. So ngayon, ang ginawa ko, malagkit na bigas, hinugasan ko ito ng 3 beses. Tapos, 1/4 ito, 1/4 kilo or 2 baso. Itong basong ito ang ginamit ko, na takalan. Tapos, ang gagawin natin dito, ay lalagyan natin siya ng pinch of salt lang. Konting-konti lang mga kumari, kasi baka naman umalat. Ha? Tapos, iluluto na natin yung gata para iluto na natin. So, ngayon, magluluto tayo. Bubuksan natin yung stove. Asensya na kayo, hindi ko may... Ilalapit ko lang sa inyo mamaya yung camera. Lalapit ko lang dito. Hindi ko kasi siya ma... Wala yung camera girl ko eh. Nag-school. So, kukuha tayo ng 2 baso kasi yung bigas natin na malagkit. So, 1:1. Ibig sabihin, kung 2 baso yung malagkit mo, 2 baso din ng gata ang ilalagay mo. So, kukuha tayo ng 2 basong gata. Pinagsama ko na ito yung unang gata sa kapangalawang gata. Ito na siya. 2 nyug kasi ito eh. 1:1 kasi. Hindi masyadong napuno yung baso ko. So, isasalang natin yan. Ang gagawin natin mga kumara, yan, nilapit ko na yung camera pa in order na makita ninyo. Papakuloan lang natin siya, palalaputin natin siya. Tapos, saka natin ilalagay yung ating bigas, yung ating malagkit. Kasi kailangan natin i-half cook yung ating lulut gagawing suman. Ayan, kumukulo-kulo na siya mga kumare. So, kailangan natin siyang hintayin medyo kumatikatin ng konti saka natin ilagay yung ating malagkit na bigas. Pa nakikita nyo na siguro medyo nag-oil-oil na siya, nagpo-form na siya ng medyo oil. So that is the time na ilalagay na natin yung bigas natin na malagkit. Ilagay na natin yung ating malagkit. Saka natin halu-haluin. Ito na ang itsura niya. Ilalagay natin yung ating bigas na malagkit. Halu-haluin lang natin siya ng konti. So, ito na yung pinaka-result ng ating gagawing suman. Palalamigin lang natin siya ng konti. Tapos, saka natin siya babalutin. So, mag-start na tayo. Medyo malamig na rin naman siya. Mag-start na tayo na ito yung gata na gagamitin natin mamaya sa sauce. So, mag-start na tayong gumagbalot ng ating suman. Napakadali lang nito. Kukuha lang kayo nito. Ganito lang siya. Bakit may butas ito? Pag ganito, huwag nyo nang gamitin kasi hindi nyo na yan
the tendency masisiran. Ilagay nyo lang ito dito. Depende sa kalaki ng gagawin nyo. Ako, dalawang kutsarang ilalagay ko. Pagkalagay nyo yan, gaganin nyo yan. Tapos, saka nyo ganyanin. Gaganyan nyo ng konti para humaba siya. Hawakan nyo yung magkabila. Tapos, saka nyo balutin. Ganyan lang siya, oh. Ayan, idikit mo yan na ganyan. Tapos, saka nyo balikta rin. Saka nyo ganyanin. Ayan. Alam nyo, mga kumare, itong suma na ito, dito nakasurvive yung anak ko na pangalawa. Kasi that time kasi, separated na ako sa husband ko dati. Eh, siyempre, oops, natapon. Siyempre, hindi naman ganun kalakihan yung binibigay niya sa mga anak ko. Tapos, meron pa akong college, meron pa akong inagatas na bata. Dito ko siya, dito ako nagsusuman ako noon. Tapos, ang ginagawa ko, kada nagsusuman ako, bumibili ako ng karton-karton na gatas. Ito yung bumuhay sa kanya, sa anak kong yan. Kaya, master ko na yan magsuman. Yun nga lang, nasuman ko na yon. Ano balanghoy naman, ang tawag doon? Suman na kamuting ko. Ay, minsan ipapakita ko rin sa inyo. So, eto na mga kumari, tapos na nating mabalot yung ating suman. So, ang gagawin naman natin, tuturuan ko kayo kung paano itali. Ito yung mga sobra-sobra natin, hindi natin nagamit na dahon. Gagawin nyo lang dyan, eto, ganyan siya. Situit na magka-ano yan, oh. Ayusin nyo mabuti para hindi siya puputok pag luto na ninyo. Ganyan lang siya, oh. Ayan, yan. Itali nyo yung dahon na talaga para hindi na kayo bumili pa ng dahon. Huwag nyo masyadong higpitan baga kung baga sa ganun. Ayan, oh. Ganyan lang siya, oh. Medyo maluwag siya ng konti para pag luto na nitong, hindi ito puputok. So, eto na mga kumari, na talian ko na yung gagawin nating suman. Kahapon, bumili ako ng ganito. Kasi nga, paglulutuan ko ng magaganitong ini-steam ko. So, meron tayong tirang dahon. Ilagay na natin dito. Good luck sa akin, kasya ba? Ay, parang hindi kasya. Ay, hindi kasya. Charot. So, isasalang na natin siya. Nilagay na natin. Takloban natin siya ng dahon. Yung dahon na tira natin. Hindi naman itong natin magagamit pa. Tapos, saka natin siya lagyan ng tubig. Kailangan paglalagyan natin siya ng tubig, hanggang dito, kung hanggang saan yung itong suman nyo, for example, punong-puno ito, kailangan 3/4 ng kaldero ng tubig ang ilalagay nyo. Ito kasi nilagyan ko talaga siya, ginilevel ko yung tubig dito kasi napakaliit lang ng suma natin, ilang piraso lang. So, kailangan malagyan natin siya para hindi siya masunog. Isasalang na natin ito. Buksan na natin. Ayan. Habang nakasalang natin ito, kailangan meron tayong natira na gata ng nyog kanina. So, gagawin natin itong minatami sa baho or gagawin natin siyang kalamay-hati. Salang na natin yung ating kawali. Ilalagay na natin yung tira na gata. Tignan nyo naman na medyo kumukulo na siya. So, that is the time na ilalagay natin yung asukal niya. Hindi natin ito lahat ilalagay kaya masyado manong matamis na. Kunti lang yung lalagyan natin. Lalagay natin yung kalahati ng 1/4. Saka natin siya halu-haluin. So, hintayin lang natin siya lumakot. Ayan, nilagay na, na-dissolve, na-dissolve. Madi-dissolve naman yung brown sugar na yan. And then, lalapot siya mamaya. So, ito medyo lumalapot-lapot na ng konti. Ayan. Lalapot kasi siyang mabuti mamaya. At kulo-kulo na rin yung ating niluluto na suma na yan, no? Hindi natin siya pwedeng buksan until na hindi siya na 30 minutes ko siyang lulutuin tapos titingnan natin siya mamaya. So, eto na umalapot na tong ating gagawin nating sauce. Ayan. Ganyan lang siya kailangan kalapot. Ayan o. So, patayin na natin siya. Titingnan naman natin yung ating pahinahin natin ang apoy. Baka tayo mapasok. Oh, painit.
Tanggalin natin yung taklog niya ng mga dahon. Puto na siya. Aahunin lang natin siya kasi mainit. Patayin na natin yung stove. Tara. Lagyan natin yan dyan. Ito na mga kumare, luto na ang ating suman na malagkit. Tinanggal ko na to. Pagkalaga nito, pupunasan nyo yung mga labas-labas nito kasi basa to, di ba? Yung parang malagkit. Kailangan nyo itong punasan para hindi pangit tingnan. Ito, pinunasan ko to. Yung labas lang, hindi yung loob. Grabe naman kayo. Yung labas lang kasi tinanggal ko yung pinakatali niya. So, pupunasan yung pinakalabas niya para magandang tingnan. Nit tingnan, hindi mandiri yung kumakain, di ba? Pinakalas niya, time. Bubuksan nyo yan. Hindi nawawala ang kalamay hati natin kapag tayo kumakain ng suman. Kasi ito ang sarap niya. Kain tayo. Perfect. Sarap-sarap. Nagsasama yung linamnam ng medyo maalat ng konti. At saka yung tamis ng kalamay hati. Di ba't nilagyan ko nga ng pinch of salt yung ating malagkit na sinuman kanina? Ang sarap niya, hindi siya nakakaumay. So if you like this video, give me a thumbs up. Subscribe to my channel and tap the bell for more. Bye! Happy eating!